yan. What's up, mga kapaparodrive ko? Naandito naman pong muli ang inyong lingkod, ang driver ng kalsada araw-araw, wala pong iba kundi ang inyong paparodrive, upang bigyan po kayo ng mga tips na aking nalalaman na patakaran sa kalsada at mga pangyayari na nangyayari sa mga sasakyan dahil po sa akalangan ng kaalaman sa pagmamaneho. Kaya po, ito, marami na naman pong mga nadidisgrasya. Kumusta ba ang iyong pagmamaneho? Kumusta ba ang iyong performance sa kalsada? Sa tingin mo ba, wala bang nagalit sa'yo? Sa tingin mo ba, hindi ka ba nilang minumura? Kahit na ikaw ay malayo na, or sa madaling salita, hindi mo ba sila kinat na sinadya? Hindi mo ba sila ginawan ng hindi tama? Kaya po, sa atin pong mga motorista, ang kailangan po natin ay disiplina lamang po. Hindi na po yung kailangan i-memorize. Kailangan tayo ay may disiplina sa ating pagmamaneho. Kasi magre-reflect po yan sa ating pagkatao. Kung anong performance mo sa kalsada ay madali ka pong matitrace o madedetect ng sinuman na ikaw pala ay ganun. Kung ikaw ay barumbado sa kalsada, ibig sabihin, barumbadong tao ka. Ganun lang po yun, kasimple. Pero ngayon may panibago tayong pag-uusapan, may bagong topic tayong pag-uusapan na importante rin po ito sa mga driver na kagaya ko at sa mga mag-uumpisa pa lamang na maging driver o gustong maging driver. Kaya panoorin mo itong video kong ito mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Pero kung hindi pa tayo magkaibigan, hindi pa kita taga-subaybay ng aking channel, nang malaman mo ang lahat ng mga tips sa kalsada, ang aking safety driving and road tips, wala ka pong ibang gagawin, paki-subscribe ang channel ko and press mo ang notification bell upang nang sa gayon always ikaw po ay updated sa aking mga palabas. At huwag mong kalimutang like and huwag mo rin kalimutang i-share sa iba upang nang sa gayon malaman po nila itong pag-uusapan natin ngayon at nang sa gayon ay kanilang ring baguhin just in case na mali pala ang kanilang estilo sa pagmamaneho. Pag-usapan natin guys yung tinatawag nilang abrupting changing lanes. Ano ba ito? Ano ba itong abrupting changing of lanes or changing lanes? So, ano ka ba nagkakaroon ng violations na ganito? At ang multa po niyan sa totoo lang 2,000 po yan. Sa Metro Manila, 2,000. Kasi nung ako ay nahuli, 2,000 ang magiging ticket ko sana. Pero, napakiusapan. So, hindi ko na po sasabihin kung ano yung nangyari. Basta hindi po ako tumubos. Vlogger po ako eh. Sabi ganun, hindi po yun ang naging rason ko. Hindi yun. So, abrupting changing lanes. So, dito po natin pag-uusapan ano ba ang kahalagahan ng dapat alam mo ang patakaran pagdating sa linya. No? Halimbawa, meron pong apat na linya ang kalsada. Pagkatapos, nasa intersection ka. Tumong pumunta sa kaliwa o lumiko sa kaliwa. Ang isa ay papaliko ng kaliwa at ang isa ay padiretso at ang isa ay padiretso rin. At ang isa po ay pakanan. Pero, pwede pa rin pong padiretso. So, lagi niyang tatandaan guys, once na merong intersection at ikaw ay papunta ng kaliwa or papunta ng kanan, huwag na huwag ka pong pipesto sa gitna. Sigurado pag may enforcer sa bandang unahan, tiyak, tahin ka nila. Bakit? Kasi yun nga po, abrupting or changing lanes ang kaso mo. Ibig sabihin, dapat sana kung ikaw ay papaliko ng kaliwa, ay sa kaliwa ka po na linya nakapwesto. Kung ikaw ay papaliko ng kanan, ay sa kanang bahagi ka ng linya nakapwesto. Kung ikaw po ay padiretso, andun ka po sa gitna. Yun po yung patakaran po dyan sa abrupting of changing lanes. Isang beses po,
ako ay nahuli ng kaso na yan, na abrupting changing of lanes, no? Kasi nasa pangalawa ako, padiretso sana ako. Akala ko kasi sarado yung dito sa sinushortcutan. So, ang ginawa ko, dediretso sana ako. Eh nakita ko nakabukas. Dahil nakita ko naman na medyo libre naman dito sa may kabila. So, ang ginawa ko ay kumanan ako. Pagkanan ko, tinigil ako. Ang kaso, abrupting of changing lanes. Magkano ito, boss? 2,000. Pero sawa naman po ng Diyos, hindi po ako nakatubos, no? Idinaan ko po sa diplomasyong paikipag-usap, nakiusap. Ngayon po, sabi ko, alam ko na at hindi na po mauulit. So, nagkaroon kami ng magandang conversation o pag-uusap para hindi ako matikitan. So, papakita ko po sa inyo yung clips na sinasabi ko, no? Kung paano tayo makakapting changing of lanes. Kumbaga, panoorin po ninyo yung video na ipapakita ko po sa inyo at sana po ay malaman ninyo, pag-aralan nyo upang nang sa gayon, hindi nyo na po abutin pa ang dinanas ko o ang aking muntik na akong mapikitan. Maging aral po sana sa inyo ang naging karanasan kong ito. So guys, eto, tatlong lane, apat. Kung ikaw kakaliwa rito, dito ka na kaagad sa gilid. Huwag kang pumesto sa gitna kasi tsak mo hirin ka dyan. Patiretso, pwede ka doon sa pangatlo hanggang doon sa ulo. Conditioner po yun. Yan ang mga manguhuli. Yan sila. So nakita nyo, no? Nakita nyo kung doon mismo, dinidescribe ko rin kung kapag ikaw ay pakaliwa, saan ka dapat nakapwesto, doon ka lang. Nakita nyo, ang daming mga enforcer, bandang Maynila yon. Kapag ikaw ay nagkamali, halimbawa, nasa ano ka, naka-stop light, no? Naka-stop yung ilaw o yung signal, yung stop light sa papakaliwang ganun. Or kahit yung padiretso, hindi ka naman nila dyan papansinin eh. Or hindi ka naman nila dyan titigilin. Pero once na lumagpas ka na, nakaliko ka na, matik na patitigilin ka nila. Bakit? May ebidensya ka na na ikaw ay nag-abrupt ng linya, no? So nawa po, nakatulong na pong muli ang aking video ito sa bawat isang mga motorista, sa mga driver na hindi alam ang kahalagahan ng linya, kung saan tayo dapat na nakalinya kung tayo ay pakaliwa at pakanan or padiretso. Pag may enforcer, mag-ingat po kayo diyan, dahil tiyak 2,000 po ang magiging tubos nyo. So, eto naman tayo sa ating paalala sa lahat ng mga motorista at mga driver na kagaya ko. Huwag po tayong palaging nagmamadali, dahil baka imbis na ikaw yung padali, sa aksidente ikaw ay mapagawi. Ating buhay ay ingatang palagi. Isipin mo ang iyong pamilyang naghihintay sa iyong pag-uwi. Paano? Bye-bye, God bless. This is your Papa Rude Drive Vlogs na muli pong nagpapaalam at nagpapasalamat po sa inyo. Hasta la vista, baby. See you on my next vlog. Mwah!